showbiz fanatics, ito pala ang dahilan kung bakit si Mr. Alden Richards and the rest of the team ay nagmamadaling umuwi pabalik ng Pilipinas. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Artista Life Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Syempre, bago ang lahat, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga true-blooded Aldab Nations na lagi pong nakaantabay at laging nakasubaybay sa lahat ng ating mga updates. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komentong napili natin kasi nga talagang importante po sa akin ang inyong mga sasabihin because you are part of this channel. So dahil dyan, narito ang ilan sa komentong napili po natin. And let's start off with Ma'am She Adelia Day. She said, para sa akin, wala talaga akong kaalam-alam kung ano ang totoo. Ang nakakapagtaka lang, bakit parang takot na takot? Sabi niya, parang takot na takot na takot ang Mendoza family. Tatlong takot yun, ha, para family sa Ataide family. Ano ba yung prenup na may pinirmahan ko, no? Sino ang pumirma at anong tungkol dito? Parehas naman silang walang Chinese blood. Totoo naman. Para ikasal sa lalaking gusto nila. Maniniwala pa ako kung pure Chinese sila pareho at hindi about Bea. Piri Madonna ang dating. Pero alam ko, iba yung lakad ng grupo ni Ding Dong. E di magsolong mag-promote si Bea. Sinolo naman ni Tisoy ang pagpapromote dito. POB, kahit saan siya mag-promote pag ayaw ng ADN, ewan ko lang. Tama naman po si Ma'am She Adelia Day sa kanya pong katwiran. Sabi naman ni Ma'am She Esmeralda Olano, admin, na may nag-comment na basa ko na ang caption ay, sabi daw ni Sylvia kay Nanay Dap, alalahanin mo, may agreement daw sila. So very clear na sumali yung whole family sa proposal kasi lahat nandun sila sa picture. Lahat silang Mendoza na sa video ng proposal. So imagine yung balahibo ko tumindig. Bakit naman, ma'am? May ganyan palang magulang at mga kapatid. Susulsol sa bakling na panot ang titindi ng nag-comment, parang ang kasunduan ay prenuptial agreement na may pinirmahan daw sila Mendoza, Andy at Mudra atay na yon. About sa kayamanan ni Maine ay hindi magagalaw at kay Maine na hindi magiging combined si Panotsky. HD, he correct me, parang ganun. Ayan. So ito po yung isa sa mga komento ni Ma'am She Esmeralda Olano patungkol po sa prenuptial agreement na nagpapatunay or nagsasabi na anuman na magiging property ng isang ng both parties pag pumirma sila ng prenuptial agreement, eh hindi po sila magiging conjugal, 'di ba? Sabi ni Ma'am She Edwina Ocampo, ganyan ka baka special ang isang Bea Alonso. Grabe ha, international talaga pag promotion. In fairness ha, ang laki ng talent fee. 'Di pa nga nagpapalabas yung teleserye tapos may abroad pa. Tignin lang natin kung tataas ang rating ng startup kapag pinalabas yan. Pansin ko lang ha, yung teaser ng teleserye nila, talaga may kita mo na ang layo ng agwat nilang dalawa ni Alden. Bagay silang magkapatid, hindi magkapareha. I agree with you, Ma'am She Edwina Ocampo. Ganyan din po yung aking POB. Ganyan din yung aking pong observation, ba? Diba? Parang nung napanood ko po yung teaser, hindi ko talaga maramdaman na magka-love team sila dito ni Alden dahil ang layo nga naman. Pwede pang Catherine, 'di ba? Yun talaga hindi magkakalayo. Maine Mendoza, of course, hindi magkakalayo, pero ang isang Bea Alonso parang ang tanda na, 'di ba? So, sabi naman po ni Ma'am She Angelita Pedras, Madam Admin, POB ko lang. Regarding sa agreement, dapat kasi both parties magpirma sa kanilang napagkasundoan. At yan ay ipapanotarize sa isang attorney para legal, if not illegal po yan. At bakit nila or parents ginawa ito na alam na may asawa na yung tao nilang Mendoza side sila ang din ang nagpagulo. Ayan. Ito naman po ang POB ni Ma'am She Angelita, no? Na tama nga naman, ang lahat po ng mga dokumento na dumaan sa proseso at minotarize or pirma ng isang attorney, yun po yung masasabing legal. At knowing Ataide family, di ba, kilala naman natin sila at alam natin kung ano yung mga connections na meron sila. So hindi natin mapipigilan kung ano man yung gusto nilang gawin, lalo na ngayon nasa position po ngayon yung kanilang anak, di ba? Pwede po nilang gamitin yun to do whatever they want. So salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest update. So ibigay nyo lang po ang inyong mga point of view, feedbacks, and comments sa ating pong sa ibaba.
And now, let's go back to our proper video for today. And for today's video, guys, ayan, napanood naman natin at nag-inform or nagbigay na po ng kanyang update si Mr. Alden Richards na siya po ay tuluyan nang umuwi ng Pilipinas. Pero alam niyo po ba na beforehand, bago po ang lahat ng yan, talagang nakaschedule pa si Alden to extend another 3 days or 2 days sa US para po magpahinga. Kasi nga naman, di ba, parang for the longest time, for the whole week, he's very busy doing his task or doing his concert with Su Ramirez, with the rest of the team, di ba? Pero after po ng kanyang concert, ay agad-agad na umuwi itong si Mr. Alden Richards for some reason. May mga dahilan po yan. At base po dun sa ating pong source at nabasa, doon daw po sa ating pong nakita, talagang kasama niya si Su Ramirez sa paglanding dito sa Pilipinas. Of course, meron po silang kanila mga pamilya na kailangan pong puntahan, and na-miss po nila yon. At the same time, may mga trabaho din po silang nag-aantay dito sa Pinas. Pero aside from that, is talagang kung talagang i-rate natin yung concert ni Alden sa ibang bansa, very positive po ang lahat ng mga nakapanood doon. At masasabi mong gustong-gusto talaga nila at gusto nila na magkaroon muli ng part 2. Pero alam niyo po, napakaganda kasi ng hangarin ni Alden. Kaya imposibleng hindi to panoorin ng kanyang mga fans sa ibang bansa. Pero matapos nga na mabalitaan ni Alden Richards na papunta nga doon itong si Bea Alonzo, maging ang ibang mga Kapuso star, syempre isa sa mga purpose kung bakit sila pupunta doon, to promote their yung mga proyekto, like si Bea pupromote niya yung startup sa ibang bansa. Kaya naman si Alden Richards, dahil ayaw niya na rin mas stranded doon at makamamaya, utusan na naman siya ng GMA to extend another days pa sa ibang bansa para po i-promote kasama si Bea Alonzo yung kanyang teleserye. Kaya naman agad-agad si Alden, nag-pack up na para umuwi. Of course, may mga bagay siyang naiwan dito sa Pinas na hindi niya pwedeng ipagpaliban, no? So, yun po yung isa sa mga kadahilanan, dahil maging po si Julian San Jose, yung kanyang boyfriend na si Mr. Si Rainier, yan, tama ba ako ng pangalan dyan, si Ding Dong Dantes, and the rest of the Kapuso stars, meron po silang gagawing meet and greet sa ibang bansa at promotion ng kanilang mga projects. So, kaya naman si Alden Richards, agad-agad po, nagpabuk pabalik ng Pinas. Yun lamang po, wala na po tayong masasabi patungkol dyan. At ano pong inyong komento? Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe.